Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ang isishare ko naman sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng duvet cover. Ano ba yung duvet? Yung duvet kasi hindi common sa atin yan. Dito tayo sa bansang mainit, lugar na mainit, ang atin lang gamit kumot. Meron mang makapal yung comforter, pero hindi naman yun masyadong ginagamit. Ang gumagamit talaga nun yung mga may mga aircon. Ano yung duvet? Yung duvet, mas makapal siya sa comforter. Ang duvet, common siya doon sa mga bansang malalamig, lugar na malamig. Meron man tayo dito, pero hindi siya common. I-share ko lang sa inyo ito, guys, kasi para kung sakali, kagaya ko, may mga ganito, may pangapangilan nila na napapagawa para magkaroon lang kayo ng idea. Ang comforter kasi is mahirap labhan. Mahirap labhan, hindi kagaya ng duvet. Oo, makapal siya, pero ang nilalabal lang sa kanya, yung cover. Yun yung gagawin natin ngayon. Yung cover lang ng duvet. Tuturo ko sa inyo, guys, kung paano siyang gagawin. Tara, guys. Ang sukat ng duvet na ating gagawin ay 78 by 90. Ito yung telang gagamitin natin, Canadian cotton na may 94 weave. Bali, ang paraan ng pagsukat, ito kasi yung pinaka-length niya. Ang magiging length natin ng duvet, ito yung tabas. Pag bibili tayo, ito yung tinatabas. Ngayon, magsusukat tayo ng pinaka-width ng duvet dito sa niyata. Ang sukat niya ay 78. Susukat lang tayo ng 78 plus 2 inches na allowance or 1 and 1 half. Maliit lang ang pakain natin sa tahi. Mga 1 and 1 half para 3/4 kabilaan yung pakain natin ng tahi. Kaya ang susukatin natin 78 plus 1 and 1 half. 79 and 1 half. Yun ang kunin muna natin. 79 and 1 half. Or gawin na natin ano, tig 1 inches yung allowance niya kabilaan. Kaya kuha na tayo ng 80 inches. Dito sa 80 inches, magtitiklop tayo dito. Titiklop natin itong unang sinukat natin para makuha natin yung kabila niya. Dito na tayo susukat. Itatapat lang natin itong una natin sinukat para madobli lang siya. Dito guys, gugupitin natin. Pag nadobli na natin yung 80, gugupitin na natin siya. Pag nakuha na natin yung doble ng 80 inches, dito naman tayo. Dito naman tayo sa pinaka-width ng or niyayarda niya. Yung sinukat natin na 280, dito tayo nagsukat. Pagaharapin natin siya. Itiklop natin siya na magkaharap. Tupiin natin siya ngayon. Ito yung dulo-dulo, kabilaan dulo. Itiklop lang natin. Para masukat naman natin yung length. Ito na guys yung tinuturo ko sa inyo. Ito na yung pinaka-pattern niya. Parang ganito lang din yung paggawa ng pagtabas ng foam cover. Ganito yung pinaka-pattern niya. After niyan, titiklop natin ng isang tiklop. Ititiklop pa natin ng isa pa.
And guys, after nating matiklop, bali dalawang tiklop to, ilatag lang natin. Pwede pa natin itong itiklop ng isa pa kung masyado talagang malapad. Kasi yung table natin, hindi siya kakasya. Titiklop ko pa ng isa. Dito natin pinagtitiklop. Pinakaluto. Pag nailatag na natin ng ganyan, kunin naman natin yung length. Ang length ng ating dube is 90 inches plus 2 allowance yon para sa tahi. 92. Yung 92, i-divide natin sa 2 plus 46. Yun muna ang kukunin natin. Yung 46, kung saan yung 46, ito yung 46, ititiklop natin to para madoble lang yung ating 46 inches. Hawakan natin sa dito sa 46 para yung palatandaan natin kung saan tayo magtutupi. So guys, check natin yung sukat kung 46 inches siya. Lang natin ng konti. Yan. Ito guys, pag nakuha na natin yung dinoble natin ng 46, ito na, dito yung magiging sombra lang niya. Kung saan yung dulo ng tela, dito tayo magtatabas. Itong ating tinabas, pwede natin itong lagyan ng tali. Kasi, pwede natin itong gawing tali. Yung nagpapagawa kasi nito, gusto niya palagyan ng tali doon sa pinakaloob para hindi matatanggal-tanggal or magugulo sa loob yung kanyang duvet. Tara guys, tuturo ko naman sa inyo kung paano siyang tatahiin. Hello guys, paalala ko lang guys bago natin ito tahiin. Yung kalinang pagsukat natin, yung sinukat natin yung 78 plus 2, 80. Diba dinoble natin siya, tiniklop natin para madoble. Doon sa tiniklop natin, para siya madoble, gugupitin natin yon para maging 2 pieces siya. Hindi siya nakatupi. Gugupitin natin yon doon sa pinaka tiniklop natin na para madoble yung 80. Bago tayo magsukat ng length, pagsukat pa lang natin ng width, pagka-doble natin, paghihiwalayin natin yun, gugupitin natin yun. Tapos, kung paano yung pagtupi natin doon sa length, pag-aharapin natin siya. Tapos, titiklop natin ng pahaba para masukat naman natin yung length. Nakalimutan ko lang guys, sabihin sa inyo na ikat yun. Pero nag-cut na ako dito ngayon doon sa tela natin bago natin tahiin. Tara guys, tahiin naman natin ngayon. Ito guys, yung dalawang piraso na natin na 92 by 80 para dun sa 78 by 90 natin na dubay cover. Una, kunin muna natin yung isang piraso. Ito yung sa pinaka length ng ating dubay, ito. Ito yung sa width niya. Magsisimula tayo sa pinaka-width. Yung ating 80 inches. Hindi tayo guys mag-edging ngayon. Tuturo ko sa inyo kung paano ko siyang tatahi na walang edging. Magbabalance siya ng tahi tayo. Una, ikabit muna natin yung zipper. Bago natin ikabit, etong dulo na pagkakabitan natin, itiklop lang natin siya ng isang tiklop. Mga 1/4 ang tupi. Tatahiin natin niya ng diretso. Hanggang sa kabila.
Gagawin natin to guys sa dalawang piraso. Itiklop na natin siya pareho. Ito yung sa length, ito yung sa width. Dito tayo magtitiklop sa width. Matiklop yung mga dulo. Pwede na nating ilagay. Ito yung ating zipper. Ito yung niyayarda. Hindi tayo mag susukat kung ilang inches. Hayaan na lang natin siya na matahi hanggang sa maputol natin sa kabilang dulo. Ito yung right side na tela natin. Ito yung pinakaharap ng zipper. Ikakabit natin siya ng nakaharap itong harap ng zipper na right side tsaka yung right side na tela magkaharap zipper. Tatahiin natin to hanggang sa kabilang dulo. Tapos, dito natin puputulin yung zipper. After natin yan matahi, pasadahan muna natin itong ibabaw. Ito yung pinakauna natin tinahi. Igaganyan lang natin siya. Tapos, tatahiin natin uli dito naman sa pinakaibabaw niya. Medyo ipasok lang natin yung tela. Yung ganyan na nakatupi para matago natin itong zipper natin. Pag natahi natin yan dito, madadamay na to yung unang tupi natin. Malalak na siya. Hindi na siya maghihimulmul. Tahiin natin dito diretso. Siyang matahi, paghihiwalayin natin itong zipper natin para makabit natin yung kabila. Para hindi tayo mabigatan sa tela, kunin muna natin ito. Paghihiwalayin muna natin siya. Pagtahi, ito yung pinaka right side niya, yung nakaumbok. Dapat iyan nakaharap dito sa right side. Ganun uli, kung paano natin tinahi yung isa, ganun uli ngayon. Guys, tatahin uli natin yung pinakaibabaw niya. Ganun uli, titiklop lang natin dyan para maiforma natin ng ganyan sa ibabaw. Tatahin natin.
natin siyang matahi, yung dalawang piraso. Lalagyan muna natin siya ng slider. Kailangan natin ng dalawang pirasong slider. Ito na yung dalawang piraso natin pag kakabit na natin yung slider nila. Para hindi tayo masyado mahirapan sa pagkabit ng slider, yung zipper natin, ito, gugupitin natin niya ng pa-slide sa gitna, yung pinaka zipper na pa-slide. Ganun din yung kapares niya. Ayan guys, poporma natin ng ganyan. Magkaharap na siya. Tsaka natin ilalagay itong slider. Dapat guys, sabay. Para pantay yung ito, pantay yung tela natin. Sabay natin siyang papasok doon sa slider. Para pantay ang pagpasok natin ng zipper. Ayan guys, pantay siya. Gagawin din natin yan sa kabila. Parang ano, magkasalubong siya. Magkasalubong sila ng slider. Yan guys, after nating mapasok, tara na natin yan. Magsasalubong siya guys dito. Ang purpose niyan kaya magkasalubong, para meron tayong reserva rin. Kung masira yung isa, meron pang isa. Ngayon, tatahiin natin siya ng balansyana. Paano ba yung balansyana? Una, itong gilid niya, itong gilid ng ating duvet, pagtatapatin natin yan. Ito, pagtatapatin natin itong gilid, tatahiin natin ito ng diretso. Parang iiko tayo dito sa pinaka-square niya. Hanggang sa kabilang dulo ng zipper, magtatapos tayo doon. Papasadahan lang natin siya ng 1/4. 1/4 inch lang. Para mamaya pag binaligtad natin, 1/2 inch naman ang ating pakain. Tatahiin natin yan dito sa gilid. Hanggang sa kabilang dulo ng zipper, iiko tayo doon.
tapos na natin siyang tahiin yung buong paligid niya nang nasa labas ang right side. Babaligtarin natin to para matahi naman natin siya sa loob. Pero bago natin siya baligtarin, siguraduhin natin na malinis to. Gugupitin natin yan, yung mga sungot-sungot na yan, para pag natahi natin, hindi siya lalabas sa labas niya pag tinahi na natin ng sa loob. Kasi ito, lalabas ito pagkat hindi natin ginupit. Tapos tinahi lang natin basta yung loob niya. Ito guys, ginagawa ko yung ganitong paraan. Pinapakita ko sa inyo para meron kayong idea, lalo na yung mga wala pong edging. Meron po akong edging pero hindi ko po siya ginamit. Para ma-share ko sa inyo yung paraan ng pagtahi para sa mga kapwa nating mananahi na nag-uumpisa pa lang, wala pa silang pang-edging. Guys, after nating malinis yung mga gilid niya, babaligtarin na natin siya. Bubuksan lang natin yung zipper para mabaligtad natin. Yan guys, pag nabaligtad na natin siya, ito na yung pinakagilid ng mga tahi natin. Ito yung zipper. Papasadahan na natin ito ng mga 1/2 inch. Dito mula sa gilid, papasok natin yung tahi natin ng 1/2. Ito, iikot tayo din dito sa buong paligid nito hanggang doon sa kabilang zipper. Pagdating dito guys sa kanto,
ayusin lang natin siya para nakakanto rin yung ating tayo. Ayan. Pagpasada natin yan dito, iliko natin yung tansyahin natin mga half inch na matitira dito sa dulo bago natin iliko. Sa pagliko guys, siguraduhin lang natin nakabaon yung karayom bago natin iangat yung pata para iliko, para maayos yung pagkakaligo natin, hindi gagalaw yung tahi natin, hindi malilipat, dapat nakabaon yung karayom. Ayan, nakita nyo guys, hindi siya nagalaw, andun pa rin siya. Pag pinahi natin yan dito, 1.5 inch. Ayun guys, nakita nyo. Ano pa rin siya. Kasi niliko natin siya nang nakabaon yung karayom. Lalagyan ko lang ng tali kasi yun ang request ng ating ano, nagpatahi. Pwede siyang walang tali. Eh lang, pag siyempre request sa atin, magaling naman siya guys. Ito, tiklupin lang natin siya ng tupi, ganyan. Tapos magkasalubong. Ikakabit natin yung tali kung may gustong magpalagay ng tali dito lang sa magkabila ang dulo. Ito yung pinakakanto, dito lang tayo maglalagay. Tahiin muna natin siya na nakaharap dito yung tali sa way ng bed natin. Ibaligtad natin ng paganyan. Isadahan natin sa ibabaw para mas matibay. Dito lang tayo guys nagtahi sa pinakadulo lang nung binalensyana natin na tahi. Ngayon sa kabila naman. Tapos na to guys, pakita ko sa inyo, babalik ka rin mo siya.
guys, ito na yung ating wig over. Wala tayong edging, pero malinis ang ating tahi kasi ginawa natin yung Balenciaga style. Pwede rin natin i-apply, pwede rin natin yung gawin sa mga paggawa ng kumunda. Magdadagdag lang tayo ng allowance. Kung 1 inches ang ating allowance sa kumunda, pag Balenciaga ang ating gagawin, kailangan natin mag-allowance na at least 1.5 or 2 inches sa ating allowance sa tahi sa magkabila ang gilid. Dito guys, 2 inches ang allowance natin dito para sa magkabila ang gilid. Kaya pwede yung Balenciaga para doon sa mga walang pang aging, sa mga nag-umpisa pa lang, malahi, tinuro ko yung pinaka madaling paraan para tayo makakatahi ng mga matahi sa atin. Ayan guys, ang ating video tutorial para sa ating dube cover. Sana nagustuhan nyo. Pwede sana pakilike nyo ang ating video. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, magsubscribe kayo. At least click the bell button and click all para updated po kayo kung ano man po yung ating mga bagong video na gagawin sa mga susunod. At yun lang guys. Thank you for watching. Happy sewing!